Upang matiyak ang food security sa bansa, suportado ng maraming kongresista ang pagbibigay ng dagdag pondo sa Agriculture Department para sa susunod na taon. Tinututukan na rin ang kagawaran ng pagtugon sa ASF. Yan ang ulat ni Melales Moras. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi kukulangin ang supply ng baboy sa merkado sa kabila ng banta ng African Swine Fever. Anya, mahigpit ang monitoring nila sa ASF at sa susunod na linggo, inaasahang darating na ang unang batch ng mga bakuna ukol dito. 8 towns sa Batangas ang affected, and basically we have set up checkpoints with the PNP and of course DA officials para ma-control yung paglabas ng baboy mula sa mga areas na yun. Definitely, hindi yung shortage dati, hindi mangyayari yun. Diba? Then may vaccine na parating. So if the vaccine works, then walang shortage. Nakapanayam ng media ang kalihim matapos ng humarap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, nasa 200.2 billion pesos ang proposed budget ng ahensya na mas mababa ng 6% kesa sa kanilang alokasyon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Chu Laurel, mas mainam sana kung madaragdagan pa ang kanilang 2025 budget para masiguro ang food security sa bansa. Well, definitely seryoso ho tayo dun sa ating gagawin, ano, Mr. Chair. It is unfortunate nga na yung request namin na 500 billion ay naging 200 billion. I guess it boils down to ano yung kaya ng ating gobyerno i-provide. But of course, hihingi pa kami ng konting dagdag if possible dito sa darating na BICAM before the end of the year, I guess, kung paano kaming makakahingi pa. At sa suporta ninyo, sana makakuha pa kami ng additional funding. Suportado naman ng maraming kongresista ang dagdag pondo para sa DA, pero paalala ng isa sa kanila. It's good that we give additional budget to the Department of Agriculture, but we need to review the performance of all these attached agencies so that we know exactly how they perform and how they are performing right now before we add all these billions of pesos to the respective attached agencies that were mention na Mr. Chair. Bukod naman dito, natalakay rin sa pagdinig ang issue sa bigas. Pagtitiyak ng DA, patuloy ang kanilang mga hakbang para mapalakas pa ang lokal na produksyon at mapababa pa ang presyo ng bigas sa bansa. On a bigger project, we will be targeting a plan with a convergence plan ng whole of DA na by next planting season, October, we will be targeting 50,000 hectares of planted area, no, to be of rice. We will plant the right seeds, give the right fertilizer, at the right machineries in order to achieve na talagang 29 peso, hindi malulugi ang with the concept of contract farming. Ilan pa sa mga isyong naungkat ang importasyon at iba yung paglaban sa korupsyon. Isa sa mga prioridad ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura, kaya tinitiyak ng mga mambabatas na sasalamin din yan sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.